Hi, today ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng sesame balls. So itong ating sesame balls, meron siyang red bean paste sa loob. So ito, paboritong paborito rin ng mga anak ko. Ang mga ingredients natin para sa ating sesame balls ay, this is 3 cups ng mochiko sweet rice flour o yung glutinous rice flour. We need 1 to 1 and 1/3 cups ng boiling water. So, I said 1 to 1 and 1/3 cups kasi tatansyahin natin yung dami ng water na ilalagay natin. So, 1 cup muna ilalagay natin and then mag-a-add tayo as needed. Kasi kailangan natin dun sa ating pinaka-dough is not very dry but hindi rin naman yung sobrang wet. So, kasi kapag masyadong dry yung ating glutinous rice flour, ang mangyayari is matigas yung ating sesame ball kapag pinrito natin. So, dapat basa siya but hindi naman yung sobrang basa. We need sesame seeds. So what I have here is black at saka white sesame seeds. Pero kung wala kayong black sesame seeds, pwedeng ang gamitin nyo lang dito is yung white. Pero ang gamitin ninyo is yung sesame seeds na hindi pa luto. This is 3/4 of a cup ng brown sugar. This is sweetened red bean paste. So ito ang ilalagay natin doon sa loob ng ating sesame balls. Ngayon dito sa Amerika, nakakabili ng ready-made na nito. But kung hindi kayo makakita nito sa Pilipinas, ilalagay ko rin dun sa ating ingredients kung ano yung mga halo at kung paano gumawa nito from scratch. Ang kailangan natin nito is about 1 cup. At ang last na kailangan natin ay oil for frying kasi i-deep fry natin itong ating sesame balls. So yan lang ang mga ingredients na kailangan natin for our sesame balls. Bali, nilagay ko sa isang bowl na maliit yung ating boiling water. So, dun sa ating boiling water, i-add natin yung ating sugar. So, ang ginagamit natin na sugar dito is brown sugar para magkaroon ng kulay yung pinakalabas ng sesame balls natin. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi naman siya white, diba? Medyo brownish ang kulay niya. So, tutunawin natin yung sugar dun sa hot water. Ito naman yung ating mochiko flour. So, gagawa tayo ng well sa gitna niya. At ilalagay natin yung hot water doon sa well na ginawa natin. And then, imimix natin to para mag-form ng dough. Natin itong mabuti hanggang makaform tayo ng dough. Ito na ngayon yung dough na naform natin dun sa ating sweet sticky rice flour at saka yung water na may sugar. So, nung hinalo natin, nagform siya ng parang dough. So, para makagawa tayo ngayon ng sesame ball, kukuha tayo ng kaunti dito. So, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin na sesame balls. Pero usually, siguro mga ping pong size na bola ang size usually ng sesame balls. Pero meron ding iba na gumagawa nito ng malalaki. So, pag nakakuha na tayo ng size na gusto natin, iro-roll natin in between our palms yung ating dough para medyo magdikit-dikit siya at hindi magbitak-bitak. So, gagawin natin na smooth muna itong ating dough. So, para tayong gumagawa ng bilo-bilo, yung kagaya ng hinalo natin sa ginatan, but this time, mas malalaki yung gagawin natin, tsaka may feeling siya sa loob. So, ito na yung na-roll natin na dough. So, ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng indentation sa gitna. And then, parang gagawa tayo ng cup. So, kailangan ingatan ninyo yung pag-perform ng ganito para hindi magbitak-bitak yung labas niya. Kasi once may crack ito at pinirito natin yung ating sesame ball, yung feeling natin tatapon lang or lalabas. So, kailangan wala siyang crack. So, ganito dapat ang maging form ng ating dough para siyang cup or maliit na bowl. Red bean paste. So, sinalin ko siya sa isang maliit na bowl. Ngayon, kukuha tayo about siguro mga 1 teaspoon or depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay na filling sa loob. So, kukuha tayo ng kaunti. Iro-roll din natin siya into a ball. And then, ilalagay natin sa gitna ng ating dough.
Tapos, isi-seal natin yung edges niya. So, kailangan i-make sure natin na nakasil talagang mabuti yung edges ng ating sesame ball at walang tatapon na filling. So, ingat para hindi siya mabiyak. Okay, pag nasil na natin yung edges, medyo i-form natin ulit into a ball. So, kung may mga butas pa, medyo i-pinch lang natin ng ating kamay or ng fingers natin, and then i-roll natin ulit ito. So, dahan-dahan lang. Be careful para hindi masira yung ating sesame ball. So, kaya natin ulit ito binibilog para mas smoothen yung labas niya, para walang cracks. So, ngayon na na-form na natin yung ating sesame ball, ang susunod na gagawin natin is i-dip natin to sa tubig. So, this is just tap water. So, kaya natin ito i-dip sa water is para mabasa siya, para kumapit yung sesame seeds dito sa ating sesame ball. Yan. So, ngayon nabasa na yung ating sesame ball, pwede na natin ito ngayon i-roll sa ating sesame seeds. So, medyo idiin natin ng konti, pero wag namang masyadong madiin na masisira na yung sesame ball natin. So, roll it gently, pero medyo i-press nyo rin siya para kumapit yung sesame seeds sa kanya. Yan. So, ngayon na na-roll na natin yung ating sesame ball, so medyo ayusin lang natin ng konti at i-press natin para dumikit yung ating sesame seeds. Yan. So, ito na ngayon yung ating sesame ball na ipiprito. So, continue lang natin ito gawin hanggang maubos natin yung ating dough at may palaman natin lahat ng ating red bean paste. So, ready na tayo i-fry yung ating sesame ball. So, pag mag-fry tayo ng sesame ball, kailangan deep fried siya. So, medyo marami yung oil na kailangan natin. So, tandaan ninyo, pag nag-fry kayo ng sesame balls, kailangan mahina lang yung ating apoy. So, nasa medium low lang yung heat ng kalanko. At yung ating cooking oil, eh, ready na. So, try natin. So, pagka meron na siyang bubbles na lumalabas, pwede na. So, makita nyo, mahina lang yung apoy ko, di ba? Hindi masyadong malakas. Kasi pag sobrang lakas ng apoy natin, masusunog agad yung ating sesame balls. Papait yung sesame seeds dahil masusunog siya. So, i-drop natin yung ating sesame balls one by one. So, dahan-dahan lang para hindi tumilamsik. At pag mag-fry tayo nito, unti-unti lang. So, mga 4 pieces at a time para hindi overcrowded yung ating pan. So, kung makikita ninyo, nag-start na mag-brown yung ating sesame balls. Nagpa-fry siya, pero dahil mahina lang yung apoy natin, hindi bigla yung pagluto niya. So, kasi pag sobrang lakas ng apoy, ang mangyayari, isunog na yung labas natin, but yung loob niya hilaw pa. So, kung mahina yung apoy natin, naluluto yung loob niya, at the same time, hindi nasusunog yung sesame seeds natin. Kasi ang sesame seeds, mabilis siya masunog, at pagka nasunog siya, mapait ang lasa niya. So, intayin pa natin na medyo mag-brown pa to ng konti before natin hanguin. Na natin yung ating sesame balls. Yan. So, kung makikita ninyo, medyo nag-brown na siya ng konti. Pero dahil mahina yung apoy natin, hindi nasunog yung ating sesame seeds. So, ito actually pwede na natin hanguin. So, hanguin natin yung ating sesame balls at ilalagay natin sa isang plate or sa isang platter na may line na paper towels para ma-absorb yung extra natin na oil. How we're going to serve our sesame balls. So, this is best served ng medyo mainit-init pa. So, ang suggestion ko, kapag na-form nyo na ito into balls, huwag nyo i-fry agad lahat. So, kung ilan lang yung kakainin ninyo, yun lang ang i-fry ninyo. Ngayon, yung mga matitira, i-refrigerate nyo muna. Tapos, kapag kakailangan nyo, tsaka nyo na lang siya i-fry. So, sana nagustuhan nyo itong ating video for today at sana i-try nyo naman itong ating recipe. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.